10 seconds remaining. 5 seconds remaining. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Dial time kick. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team pick. Man stands ready. Okay guys, welcome back. Ulit nandito tayo sa Womboy X Combo. Kasama nyo ngayon si Calbs. Ayan, solo casting tayo. Makita natin dito SND Esports versus Team Sweden. Kung mapapansin nyo Team Sweden, ito po yung parang lineup na rin ng Alliance. Kung familiar kayo mga sir, mga ma'am. Ayan, Loda is the captain. Aki, finally magkasama na naman sila. Si Mickey. Ayan. And si Gorg C. And si Insania. Yeah. Buo na ang kanilang lineup. SND Esports naman, nandyan si ano to? Area 1234 meet your Bob Alt QQ KKZ Kzor and si Super Rudy. Napaka Rudy na super pa. So, ayan. Best of one din to. Kanina nanalo ng series between Happy Feet and Seventh Heaven, nanalo Happy Feet. 31 minute game. Dominating yung Filipino squad natin nung sa series na yon. And this time around, Egypt versus Sweden. Yung SND, taga-Egypt po sila. Sila yung mga Egyptian. Eto na, start na. Best of one series lang to mga sir. Ang dami kasing games ng WSG for this year. Ayan. Mas kasi na alis, papalitan ni Kuya Nick. Ako yata. Eto, tingnan natin. Start na. Free camera. Okay. Pakilala ka agad natin yung dalawang team. Ayan, nakasmoke up kagad dito yung Egyptian team. Pero simulan ko na muna. Ayan. Si Area 1234 playing the playing the Legion Commander Meteor Bob, Ancient Apparition, LQQ, Earth Spirit. Si Kzor naman para dito sa Death Prophet. Super Rudy para sa carry na Chaos Knight. And for the side of Team Sweden, ayan nga, si Loda. Para sa Sven Aki. Ayan, si Aki. And finally, Aki. Playing the Witch Doctor. Si Mickey naman para sa Razor. Si Gorg C. Playing the Brewmaster. And si Insane niya para sa Sand King. So again, best of one series to mga sir. Boss testing live ba to? Hindi po kalvodcast po ito mga sir. Joke live tayo mga sir. Mamay, marami pa tayong i-cover ng team. Usually, hindi. Typically yung cover natin is Filipino squad. Dari, pero ito, naku, na-rolling ball rin. Pero na-instant stun. Mamamalay si Insane niya dito. Super Rudy claims the first blood. Nakuha niyang kill dun sa Insania para sa Sand King. Well played. Diba taga-UK si Gorg C? Hindi siya pwede maglaro sa Sweden kung taga-ano siya. Kung taga-UK. Siguro UK-based, pero from Sweden talaga siya. Pwede maaaring ganun. Pero ito si Aki, maayos pa na may paralyzing kasi. Ilalabanan ng kuya mo yan dito. Ayan nga. At mazona. Easy bounty rune para dito sa Witch Doctor. Pero nakakalungkot lang gawa nung sa update na sa new patch natin, wala nang XP yung bounty rune. Kaperahan na lang mga sir. Clyde Max, pare. Good afternoon sa'yo. Good afternoon. Pascal, sino pinakamalakas na team para sa'yo? Para sa akin, Pilipino team. Malaki chance ng Pinoy team na manalo sa WSG. Pinatunayan naman niya ng TNC last year. Last year ba? Last year yata. Pinatunayan ng TNC. 2017 na WSG. 2016.
Kaya ng Filipino team na mag-dominate sa ganitong klaseng type ng tournament na, ano yun, same nationality, walang import, pero eto, nabigyan na naman ng Chaos Bolt si Loda, dropping low, paralyzing kasi nandito yung kanyang best friend na si Aki, at makukuha nila yung kill doon sa Ancient Apparition. Well played, nakabawi kaga dito yung Team Sweden against sa Team Egypt. Yan si Mikkei para sa kanyang Razor dito sa mid lane. Yan. Wala naman yung laro. Hindi ah, magandang game to. Hindi namin kukover to kung walang kwenta ng laro to, mga sir. Ayan, tingnan natin dito. Load ah. With his Sven, nakabawi sila. Kanina nabigyan doon sa bottom lane pero may quick pause tayo. Binding daw. Bind yung. Sabi ni Mikkei. Yan. Team Russia ang malakas kasi for players ng BP. Okay na yun, pero malakas pa rin yung PH team. Kanina, in Skemberlu, we trust. Mickey, yung Mike Mamu. Pwede? Pwede yan? Pwede? Pwede. Sunod na ba laban ng Happy Feet dyan? Oh, pagkatapos ito, Happy Feet kaagad tayo mga sir. Okay, chill lang kayo. Magandang game to. Hindi natin kukover to kung wala lang to. Si Mickey going for the Ring of Aquila. So, kamusta naman kayo dyan, mga sir? Nakapagtanghalian na ba kayo? Ako, kakaagahan ko lang. Actually, sinabay ko na yung breakfast tsaka lunch at brunch na yan. Tapos na mula ng Happy Feet. Oh, tapos na, nanalo na yung Happy Feet. 31-minute game. Nakakuha ng GG kaagad doon yung team ng Happy Feet. Naku, napakalakas nung Phantom Lancer doon ni Skim. Eto na si Mickey. Ayan na nga. Mackay. Parang si Mackay lang. Pero nakita natin dito, naka-antabay yung Earth Spirit sa tree line. Pero nandito rin naman yung Sand King. Yung support insane niya. Pero tatlo, aggressive try lane to for the Egyptian squad. Slice and dice. Parang restaurant lang dito yun sa Pilipinas. Tama. Ay, hindi. Dice and slice ba yun? Ewan ko. Parang mga sizzling platters. Yun yung naalala ko. O, dice and slice. Hindi ko na maalala. Pero ito, insane niya moving in. May Storm Bolt dito yung Stormhammer. Ano ba yan? Sanay ako sa Stormbolt. Dota 1. Pero ito ba, ibabatan yan. Sinone out lang nakakuha ng creeper. Pero maganda yung pagkakapol dito. Ayan na nga, makikita natin dito. Nagkasalubong yung creeps. Ayan na. Manggugulo rito si Super Rudy. Pero medyo delicate siya dyan. Gawa na may tatlong, kahit siya disable tatlong hero dyan. May Stormhammer. Ayan na nga. May Barrow Strike pa yan mga sir. Uy, tumama doon yung Maledict. Ito na yung Paralyzing Customer Bog. Ayan na, makukuha na si Super Rudy. Nabigyan si Super Rudy doon mga sir. At 2-1 kaagad ang score natin. Wala na ba si Ma'am Ishii? Umuwi lang. Umuwi lang si Ma'am Ishii sa, ano? Sa US. Okay. So, tamang sakto ang galawan niya. Pero si Mickey with his Razor dropping low. Half of his HP. Kalahati na. Narinig ko, nag-salve up na rin siya doon. Ayan na nga. So, back into full health. Pero medyo okay, nangangamba rito sa top lane. Ayan ang Ake. Ayan, balik na rin sa full mana. Ayan na, naka-clarity up yan. Samantala yung Sand King, nakapag-pull successfully. Ayan, so, well played. Mga control nila. Maigi pero rolling boulder into mama. Ayan na, pero may Barrow Strike dito. Si Insane niya. Ayan na nga. Uy, naku, Maledict tumama pa. Diyos ko, punit na punit. Tumulbog pa yung Paralyzing Cast. Yung Boulder Smash tumama rin kay Ake. Oy, yun lang, na-call fit ang kuya mo. Pero kaya pa nilang humabol dito. Nakapag-clarity up dito yung Sand King. Enough ba yan? Stormbolt, binato. Eto na nga, oy, wala na. 2-second stun. Papalagam pa ba? Hindi na, patay dito yung apa. So, dalawa yung nakuha rito na hero. Hindi pa tapos to. Oy, rolling boulder in para dito kay Aki. Switch Doctor. Makakasurvive pa siya. Wala nang pang Storm Hammer. Oy, Boulder Smash will hit and connect. And yun, makukuha niya yung kill doon sa Witch Doctor. Pero si Loda, eto napapalagam pa rin dito si Alt-QQ. Ayan na nga na, uy, yun lang na Cold Feet. 2-second stun, pero makakalayo siya dyan. So, hindi siya mapaparalyze ng Cold Feet. Pero yung Witch Doctor dito, nagbabalik. Rolling Boulder out into safety rito yung Earth Spirit. At si Aki dito, wala pang boots. Ayun, binatuhan. Ayan na nga, Maledict will also connect. Paralyzing Cast. Bigyan mo ba ng konting damage pre? Pero hindi, may stick charges siya dyan at makakatakas dito. O yun, one na pala. One charges yung Chaos Knight ni Super Rudy. Iba talaga si Super Rudy rito. Pero tignan natin dito, yung dalawang offlaners, one-on-one pa rin. Steady lang sa kanilang lane. Uy, eto na yung si Mickey with his Razor. Stormbolt tumama, pero one second. Pero tumama, huling Boulder Smash coming for the Earth Spirit. Pero ito si Aki ay nahawil pa rin dito yung apa.
Ayan na, Super Rudy dropping low. May ayun na, kinasa ng Stormbolt. Tatapusin ang Plasma Field. Diyos ko, pwede niya mahabulin dito si Mickey. Pero ito, naka-call me. Pero hindi. Uy, dako, rolling boulder in ka ba, sir? Ayan na, isa pang right click pa, isa pa. Meron nasa Torik. Ay, dako na, boulder smash. At mamamatay dito si Mickey with his Razor. Medyo malalim na, sinugal niya na rin. Akala niya makukuha yung kill. Pero may pang boulder smash pa. May natitira pang remnant dun yung Earth Spirit to get that kill. At 3-6 ang score natin dito, 5 minutes in. Sige, ako okay lang. Chicken Joy. One Piece. Ayan natin na. Ganyan natin dito. Ay. Super Rudy, naka-brown boots pa rin. Medyo nabigyan sila doon. Gawa ng magang engagement. Palag-kumpalag itong dalawang team na to. Pero ito nagkakabulan. Mickey, medyo mababa yung kanyang HP. Plasma Beam, pero rolling boulder to mama. At the Swarm will finish him off. Pero balik tayo dito sa top lane. Nandito na naman yung tatlong hero. Defensive versus aggressive. Ayan na nga yung cold fit to mama. Plus the 1 second stun. Paralyzing cast. Making sure na makakataka si Loda rito with his Sven. Ayan na, nakatakas kagad. Pero yung Asian apparition dito, ni Meteor Bob, ayan na, wala pa rin boots yan. Medyo kulang pa. Mga 400 gold away pa para makabili sa kanyang brown boots. Ano naglalaban? Ang naglalaban dito, Team Sweden versus Team Egypt. Okay? Yung Team Sweden, sila po yung parang alliance. Alright? Yung TNC wala rito dahil nag-backout sila gawa ng Galaxy Battles. Binigay nila yung slot nila sa Entity Gaming. Kaya, ayun, nakita natin Entity Gaming. Nandun sila, Joe Beezy, AU, si Cartman o si James, galing Detonator. Nandun din naman si Abing. Tsaka si Bocorino, also from Detonator. Tatlong player ng Detonator nandun. Saan si Coach yung mga calves? Nandito, nagpapahinga katabi ko. Ayan, tingnan natin dito. Ay, si Gork. Gork, see? Ayan na nga, ready na yung Primal Split. Igogo ba nila? Yan ang malaking tanong kung igogo nila. Al QQ nandito rin naman sa 3 line. Pinipink out siya. Nung Earth, I mean, yung Earth Spirit nandito raw. Yung purple is yung Earth Spirit pala. Ayan, pero umalis na rin dito kaagad yung Brew. Yung Elsie rin, level 7. Wala pa na one duel yan. He went for the Soul Ring and Face Boots. Santi nandito. Ayan na nga yung seta sa Barrow Strike. Pero rolling boulder in. The overwhelming odds. At maduduel si Mickey. At patay dito. Once again, yung Razor. Yung Razor ni Mickey. Diyos ko. 2-3 na, tatlong deaths na yan. Samantala dito sa bottom lane, nag-rotate na. Spicy, yes. Pero tignan natin dito, nag-rotate yung Ancient Apparition. Nandito si Meteor Bob. Ayan na nga, nagpalit ng lane. Ayan na yung cold feet kinasa. 3 seconds stun. Mas tatagal pa yung gawa ng cold feet. At masisecure ba nilang kill? Naku, pumalakpak. Eto na ang Primal Speed. Ikinasa na. Bower Strike coming to the Sand King. Nandito na rin. Super Rudy dropping low. Napaga ng Cyclone para doon sa APA. Ayun na nga initial stun din. Sandstorm tatama. Pwede ba nilang i-go rito si Meteor Bob? Ayan na nga yung additional stun coming from the Brulings. At si Insane niya. Ayan na nga. Walang mana. Uy, yun na. Ginamit yung isang stick charge para makamit ang Barrow Strike. Pero nandito yung Earth Spirit. Ay, Boulder Smash into 2. Pero na-counter nung Sand King. At mapag-TP out sila to safety. Muntikan na si Super Rudy umabot dun para makancel yung TP. And Happy Feet mamaya after nito. Ang kalaban nila, ano yung kalaban nila, lo? Yun, Team Finland versus Happy Feet after this game. Pero ito si Loda. Pinapalagan dito. Ay, na nga. Stormbolt to mama, Stormhammer, pero Maledic nandito, plus the Paralyzing Cast. Haabulin pa ba nila? Hindi na, out na. Wala na rin ang mga GS o God Strength dito. Uy, ang kate! Well played coming from your Legion Commander. Level 4 pala itong overwhelming odds niya. Maski yung press the attack, level 2 lang. Well played, para dito sa Legion Commander. Pero ito, insane niya, piniping nila. Ayun na nga yung Barrow Strike. Nandito rin naman, ito si Aki. Ayun na, Rolling Boulder will miss. Sayang yun, pero eto na naman yung napakasakit na overwhelming odds. Napakagat ang boulder smash. Silence up, pero nakagamit na stick charge. Napakagat ang boulder strike into 2. Maledic dito mama sa dalawang hero. Alt QQ, tumatakbo palayo, pero wala ng overwhelming odds dito. Meron pa siyang stick charge kung gusto niya gamitin yan. Gagamitin yun, ginamit niya para magamit yung overwhelming odds. At nakuha niya yung kill doon sa Witch Doctor. So 7-7 ang score natin dito mga sir. Tabla, sarado 7. 9 minutes and 32. Yung Razor natin dito, wala pa rin siyang gamit.
Napilitan siya dito mag-akila. Then brown boots lang, boots of speed. Going for the... Yan, yung drums of endurance. Yan, samantalang si Super Rudy rito. Yan na, nakabuo na ng treads. Nakabawi siya ng konti dito. Nakaingay nga. Kanina pa nabibigyan niya sa top lane. Eh. Maganda rin naman yung decision nila to move him dito sa bottom lane. Para makakuha ng kanyang needed na farm. Yan. Uy, shoutout kay what? What's up? Yung Brewmaster, available na rin naman dito yung Primus Smith. Napakaganda pa, nakakuha siya ng Arcane Rune. Jenzel, ayan, shoutout sa'yo sa Malaybalay City. Sand King, insane niya. Ayan nga, meron ng Trangle Boots. Pero nakasmoke up dito. Naku, may Blade Mill na tong Legion Commander. At naka-queue up sa kanya. Next is yung Blink Dagger for the initiation. Ito na, naghahanap sila ng pick-off. Eh. Gusto nila support pero wala silang makikita dyan. Ito, naka-smoke up rin dito si Gorgsy with Aki. Wala silang makikita. Walang-wala. Ito na, i-go na nila. Makikita na naman nila rito si Mickey plus the dual and the blade mail damage. Punit na punit. Pero ito na yung counter initiation. Come from Team Sweden. Malidic will hit at yung Baro Strike. And that will. Naku, na-press the attack. Pero hindi, makukuha pa rin kill doon sa LC. And they're still chasing out QQ. Rolling Boulder out. Hindi, na-stun. Napigilan yung Rolling Boulder out doon ng Earth Spirit. And 2-1 exchange. Hindi pa tapos to, ha. Gorgsy. Yung nga, nag-blink in aggressively and exorcism pin-up. Okay. Pin-up niya yung exo doon. So, akala niya i-go-go siya. Nanakakot lang ang kuya mo. Pero Razor, nagtitipi rito. Habuli ba nila rito yung Asia Apparition kasama yung Chaos Knight na nakabawi-bawi ng farm. Yan, tingnan natin dito. Si YY25, pari. Shoutout sa'yo dyan sa lipa. Lagi daw siya ng WXC at WXC Plus. Uy, mamaya. Al-stress tayo. Meron tayong MU. Okay, mamaya pa yung 3 PM. Pero pwede nyo sabay panoorin niya. Meron tayong tinatawag na multi-twitch. Pwede nyo panoorin ng sabay yung dalawang channel. Pero ito, maispatag nila rito. Yung ice blast tumawari kay Mickey. Plus the cold feet. At makukuha na naman nila yung kill doon sa Razor. Yun lang. Napasama. Ayan na si LQQ. Ayan na, nagra-rally rito yung team ng Egyptian squad. Nagamit na rin pala dito yung Phantasm at gagamitin na nila ito pang pressure dito sa bottom lane. Gorgsy nandito rin. Primal Split will be up in less than 5 seconds. You know, pero walang mana rito. May Arcane Boots ba? Wala rin. You know, insane niya with the Sand King. Nakabang lang sa 3 line. Oops, naku. Ayun naman, ginawa na naman 3 seconds na Chaos Bolt. Tumama. Pero eto yung counter initiation. Eto yung epicenter. Pero magnetize. Pero may sustain. May sustain dito yung Witch Doctor para doon sa magnetize. At hindi pa mamatay-matay si Gorgsy. At makakapag-TP in sa fountain para makapag-regen. And two heroes will be out para sa site ng Slice and Dice. Yung Chaos Knight pa na uwa doon. What time have it after nitong series na to? Best of one lang to mga sir. Okay. Hiram lang ako kasi si Jules is detonator. So malamang, hiram lang siya. Kasi kailangan nga tatlong players from the original team na naglaro sa qualifier para makapaglaro or makapag-continue yung team niyo sa WSG. Kaya needed dyan yung mga old players ng team. Pero ito nagtitibi rito. Ayun, Rolling Boulder in will miss. Pero Boulders, mas Diyos ko, walang bato. Ayun na nga, kinasa yung bato rito kay Loda. Pero ito, habulin pa ba? Nandito yung Legion Commander. Ayun na nga, tumama yung overwhelming odds. Uy, napakita Storm Bolt. May counter ba? Eto na. Nako, na-static click ang kuya mo. Pero umout na. Yung Blade Mail rin nakaangat. Yeah, defensive Blade Mail. Ilang Pilipino team makasali sa WSG? Ayan, dalawa. Dalawang team. NTT Gaming and Happy Feet. Okay. Oops, madedirect. Uy, Yul Scepter, basic lang. Para maiwasan yung pagkaka-deny dun sa tier 1 tower sa mid lane. So habang nangyayari din yan, yung Legion Commander dito, pinapressure din yung bottom tier 1 tower. Pero may creep wave, pero makukuha niya yan. Eto na yung Brewmaster. Tatry niya.
Primal Split is also up and available, pero hindi lang. He's just playing it defensively. 9-11 ang score natin dito. 11 kills for the Swedish team. 9 para sa Egyptian squad natin. Item check, sige. As you wish, mga sir. Ay, sorry. Wala na. Iba ng F5? What? Ito, okay na. Ayan yung items nila. So, ito yung lumalabas pag F5. Uy, pero ito. Rolling boulder out. Pero hindi, namatay yung Chaos Knight dito. Na-pick off siya. Sorry mga sir, may figure out lang kami sa bago. Sir, buo pa rin mo yung Alliance. Wala, alam ko si Aki wala sa Alliance. Eh. Loda, nandun pa rin. Nagbabalik ako siya. Nag-return nga si Loda. Uy, pero ito. Yul Scepter, tumama. Ay na nga, rolling boulder patay dito. Ang ganda ng duel dun ng Legion Commander. Hindi pala nag-rolling boulder dun yung Earth Spirit. Boulder Smash lang binato niya. Ay, yung Silence. Para may silence up yung yung Sven ni Loda na may Mass of Madness na going for the Yasha rin, SNY build. Kaya laban ng TNC March 15 Wednesday, they'll be playing sa main qualifier ng Star Ladder and ang kaharap kagad nila Mineski, mga sir, magandang bakbakan kagad yun. Witch Doctor ni Aki, ayun nga. Live of support, brown boots lang, sapat na, plus the wards. Pascal, bumili ka na ba ng 1 year sa Dota 2 Plus? Hindi pa. Gork. Gork. Thank you. Arara Koyo. Salamat. Para hindi na ako mahirapan. Gork na lang. Okay. Pero ito, nakita natin na nag-smoke up yung side ng Slice and Dice. Ito na nga, meron silang... How many are there? 3 heroes. Pero ito, rolling ball rin. Tumama, silence up. And ito na ang duel. Matic agad. Naka-blade mail up yan. Dominating streak para kay K-Zor. Makukuha nila yung Brewmaster doon na walang kalaban-laban at fully disabled gawa nung duel. At nakakuha ng level dito si Apa. Ayan na nga, nakakaling siya ng mga konti. Na. At anong di-deliver mo? Recipe sa armlet. Ito piniping at exorcism ginamit na rin. Ayan na nga at kinasay yung Godstring. Patay dito sa Death Ward coming from the Witch Doctor. Pero to rolling boulder out dito sa Earth Spirit. At makukuha nila yung kill at hindi nila naabutan doon yung nagtitip na hero na Death Prophet nga. Pero ito, magde-defend sila rito sa bottom. Ayan na nga. Tingnan natin. Uy! Ito, makahuli nila dito si Victor Bob. Pero ito, Loda. Nabigyan ng cold pick pero hindi na-dispel. Wala na. Makukuha niya yung kill. At 3 heroes down for the side of Slice and Dice sa Egyptian team. Kuha nila. Shoutout kay Natero 76. Basic lang. Kami nga ni Boss Alo. Basic lang mga sir. Bibili ng 1 year na pero nabay. Ayan. Kanina sinabi nga rin yan eh. Kanina. May nag-mention yan. Ano sabi ni Coach BYB? Bili ka ng 1 year na Dota Plus subscription. Tapos mababan ka ng 6 months. Kalong utan. 1 year pa sir. 1 year subscription pa. Tapos hindi mo rin ma-enjoy. Ano next game dito? Ayun nga. Happy Feet ulit. Happy Feet ang next na game natin. Best of 1 lang naman ito mga sir. Kaya chill lang kayo dyan. Okay? Maganda yung nilalaro ng Happy Feet. Ha? Nakita ko walang ng game 1. Binigyan nila si Skem na magandang hero. Pero ito, insane niya. Diyos ko. Ito rin si Gork. Kinasa yung Blade Mail. At ito rin Epicenter. Kinasa. Uy! Nag-aponitan. Ice Blast padala. Huwag ka umalis dyan. Sabog. Sabog sa Ice Blast. Pero insane niya. Still up and buhay. Pero makakuha yung kill nung Legion Commander dyan ni Mikkei at Mikkei. Pero ito, hindi pa tapos. Pantasam ginamit dito. Rolling boulder ito, mama, kay Mikkei. At yon 2-second Chaos Bolt. Malulusaw ba? Yes, sir. Sakit din ng magnetized damage at ito si Gork. Hahabuli pa ba? And nabigyan ng Urn of Shadow na charge. Pero, oy! Boulder Smash. Naku na pa agad ng Reality Rift. Nahigop to si Gork. Pero hindi na drunk in haste ang kuya mo rito. Andito rin naman si Aki with his Witch Doctor to provide help para sa kanyang offlaner. Pero 3 heroes nandito sa bottom lane. Alam ko 3 eh. 3 yata yung laban ng Happy Feet o 4. Kanina tapos na yung first game nila. So meron pa silang dalawang game. Ah, make it 3 games pa pala. So bali, 2 game pa. Okay. So 2 game pa yung nalalabi for Happy Feet.
Oo, oh, mamaya itatackle namin yung ano, yung Dota Plus sa MU. And also sa film room din yata later on. Panalo kaninang Happy Feet mga sir. Ba't ba ako nangangalay yung leg ko nangangalay ng toko ah? So far so good. Wala nang ganong aggression dito. 20 minutes in dito. 13 to 16 ang score natin. Ayan. Loda. Meron ng SNY. Mass of Madness. Pero ito pinipingoy. At eto na. Bumalag rolling ball rin. Tumama. Ice Blast padala. Eto rin. Silence up. Pero hindi tumama yung Ice Blast doon. Pero eto na ang Death Ward. Tumalbog yung Paralyzing Gas. Buhay pa rin si Loda. Hindi. Yun na kamamatay lang. Ayan na nga. Chaos Knight also goes to blast the Earth Spirit. Ang gandang rest back doon. Coming from the Swedish team. Umout kagad. At yung Primal Split, hindi nagamit dahil wala siyang mana. Lighter ka, Urbs. Oh, sige, thank you, pare. Pero ito, tingnan natin dito si Mickey with his Razor. Ayan nga, naka-drums of endurance siya, mga sir. Pero ito, si Sun King. Ayan nga, uy, blink in. Ayun, nabigyan ng Barrow Strike. Nandito rin si Gork, habulin ba nila? Uy, papalagan ng kuya mo. Ito na nga. Ito na. And nandito rin yung Sustain. Let's go, Voodoo Restoration. Nakapag-sandstorm ang kuya mo. Ayun na, tumama uli yung cast. Lucky Bounce. At mabubuhay si Insania with the Sand King. Pero dito sa bottom, yung nakapag-defend. Well played. Well played, well played. Nakakuha na nila ng dalawang... Ay, dalawang kill yun eh. Si Kaiser with his Death Prophet, may Yule Scepter, may BKB na rin yan. Matibay na masikmura mo, pare. Sayang eh, sayang. Pero ito, inisipatan na naman nila rito. Pero ake, spotting the support. Ito na nga makikita siya dyan. Blinking aggressively itong Brewmaster. At ito yung Ice Blast, tumama sa isa. Diyos ko, Barrow Strike sa dalawa. Well played mga sir. Pero akin na Cold Feet at mamamatay. Two supports from both squads. Patay dito, pero nagamit ng EXO. Akala nung Death Prophet, isang malaking team fight yun. Pero wala. Yeah. So, 21 to 15. Palag-palag dito yung, ano, yung Team Egypt. Yung Earth Spirit din nandito, nakabang. Ayan ang antabay. Yung Earth Spirit, ayan ang Tranquil, Spoke of Deceit. He's also going for the Spirit Vessel. Shoutout Louis Gaming 27, pare. Good afternoon sa'yo, Trova. Pero ito yung side ng Team Sweden. Drums of Endurance na pop. Hinahanap nila ang target dito. Diyos ko yun, abot ba? Hindi umabot dun yung Sand King. TP out, basic lang. Makaka-out yung team dun ng Slice and Dice. Walang casualty. Pero ito yung GS, kinabit na rin to take out the tier 1 tower dito sa bottom. Oy, Yux pare, shoutout sa'yo. Good afternoon, Yux. Anong oras yung matinong usapan? 3 PM po, 3 PM. Kasama ko si Tito Pao. Ay, Kuya Pao. Ayun na, na-deny pa yung tier 1 tower at the mid lane. At ito, Rolling Boulder, aggressive. Pero na-dodge yun yung Sand King lang Sandstorm. Pero wala na, mapapanish at mabibigyan. And another dual damage. Ayan na nga, 72 dual damage addition para sa Legion Commander. Medyo lumalaki dito yung LCI. He's also going for the Black King bar. Samantalang si Loda naman, ayan, he's also going for the BKB. Pero matagal-tagal pa yan. Lamang ng isang item o recipe sa BKB yung LC o yung Legion Commander. Yung Chaos Knight naman, nandito naka-armlet. And magmamanta rito ang kuya mo, CK. Wala. Bukas, I mean, sa 15 pa yung laban ng TNC, guys. 15. Check din kayo. So, may marami tayong website to check ng ano, upcoming matches. Okay? Ako rin, pag naghahanap ako ng update, browse-browse lang. Marami tayong mga legit sources. Eh, Liquipedia. Yan. Actually, Liquipedia ako lagi tumitingin. Wednesday pa yung laban, bukas. March 15. Pero ito, grouping nga. Ito yung Smoke of Deceit. Smoke of Disease. Tingnan natin, no, sir. Ayan na nga, tingnan natin. Four Hero Smoke.
Ang tanong, saan sila pupunta rito? Yung Chaos Knight lang naman yung nandito sa Raided Jungle. Ito na yung Warcry. Ito, wise pa na din. Ayan na, nag-blink-in. Naku, Super Rudy, Phantasm, Kinomit. Ayan na nga, na-hilo rito. May na Chaos Ball na tatlo. Blue Master Spit, ikinasa. Para ma-secure yung kill doon sa Chaos Knight. And they're going for the Tier 2 tower dito sa bottom lane. Tignan natin, ito na nga. And then yung TNC guys, ano pa? Yung TNC sa Star Ladder yun, hindi kasama yung TNC dito, okay? Walang TNC dito mga sir. Okay, pero ito, Yule Scepter coming for the Death Prophet the Gazer. Ayan na nga, nag-expand na rin dito. Gusto ko, dual damage na naman binigay. Nag-expand na yung ano yun, Brewmaster Split. At mapipick off nila doon yung Brewmaster. Star Ladder Season 5, yun. Nalito na ako. Nalito na ako. Season 5 ng Star Ladder. Minor po yun. Doon ang yun yung lalaro ng TNC. Hindi po rito sa WSG. Pero ito, Rolling Boulder In will miss. And the Boulder Smash will connect. Silence up dito. Galit na galit sila kay Aki. Ito na nga na Yule Scepter dito. Yung Loda. Ay na nga rin. Nandito yung Mikay Razor. Si Siphon to sustain. Ayun na, pero naka-BKB up dito si Kazor. Pero mag-out na lang dito yung both squads. Wala na. Yung Sand King din, medyo malayo. Uy! Lumaban! Nag-blinkin, pero wala! Nakapag-out kagad dito yung Swedish team. Aki, napakita force of sa kanyang teammate. Hinahabol. Galit na galit talaga sila rito sa Witch Doctor. Ayun na nga, nako, nagamit yung BKB sa kawalan. Wala siyang inabot dun. WSG to mga sir. WSG. Oh, ayan, kitang-kita naman sa screen natin. WSG. Ay, 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 ay. TNC sa ano pa po yung Star Ladder Season 5. Main qualifier. Natalo yung TNC Tiger. Naglaro sila sa Open Qualifiers of Sunday. Pero tinalo sila na Execration. Alright. Okay, eto na ako. Nabigyan na naman. Eto yung dual damage. Nabigyan. Epicenter kinakasa. Ayan ay Sun King. Boros Rai sa tatlo. Gamit na gamit. Lusaw na lusaw dito. Yung tatlong hero. Coming from your Egyptian team. Super Rudy. Hinahawol. Tignan natin. Super daw siya. Pero naku, mamamatay dito si Super Rudy. Four man team. Nakuha sila doon. Kapalit dalawang hero from the Swedish team. Eto na nga. Going for the objective. They're eyeing the tier 2 tower sa mid lane. Eto na nga sila. Pero yung creep wave nila medyo palayloy pala ito. Aabot na. Sila mga sir. Ang ganda nung ano doon. Ang ganda nung epicenter na ginamit ng Sun King. Napakasarap. At makukuha nila dyan yung tier 2 tower. Pero eto, out na ba? Ice Blast padala. Pinadala na. Pero tumama dun kay Mikkei with his Razor. Pero eto na, wala pang buyback. 7 seconds para kung mag-respond dito yung Earth Spirit. Ayun na, tier 2 tower dropping low. Napakabilis. Napakasakit. Nung right clicks coming from the S-Ven. Pero out na agad dito yung side ng Swedish squad. Wala na, buhay na eh. Mabubuhay na rin dito yung CK and the Legion Commander. Gork Tactical Feed. Shoutout kay Chasty. Yan. Shoutout sa'yo. Good afternoon. O, diba sabi ni Nobunaga, 55. Ganda raw. Napakaganda talaga. Pero ito yung squad ng ano, ha? Nabibigyan dito, 2K gold advantage, 19-26 ang score. Pero magro-rush yan yung side ng Slice and Dice. Walang epicenter, pero Brewmaster. Nandito rin available yung Primal Split. Eto na sila. Eto na. Papalaga ba, Mixture Bubble is Ancient Apparition. Pupunta na rito. Ayun na nga, may Observer Wards at Edithward ng kuya mo yan. Eto na, pero hindi, mapupunit itong rush yan. At hindi na nila maabutan. Inuna na lang nila rito si AltQQ. Ayun na nga yung duel. Again, doing it. The damage coming from the Chaos Knight. Super Rudy got a double kill. At palag-palag pa rin dito yung Brew, ha. Ayun na nga. Uy, Brew. Brewmaster. Inahabol nila. Na-isolate ang nag-iisang Brew. Pero nakapag-dagger out ng kuya mo. Out na kaagad to. Si Gork. Nakatakas. Sven Loda yan, mga sir. Sven Loda. Pero hindi, makatakas dito yung Brew. Nangalilig ko, bakit kaya? Ang sakit na lilig ko. Sakit, my God. Pero ito yung side ng Swedish team. Ayan na, Team Sweden.
Anong plano nyo dito? Yung Aegis, nasa kamay ng CK. Samantalang si ganda ng palitan dito ah. Wala ba? Sabi niya, Tera, maganda naman talaga itong laban na to. Kaya namin ginover ito, maganda talaga. May potential din naman itong Egyptian team. Ang lakas itong LC, kanina pa to eh. He's also going for the Shadow Blade after going for the Blink Dagger. Ito na, Musko, 118 additional lightning dash pero ito. Nice pa na kagad dito yung LC, pero napakad ang boulder smash coming from the Earth Spirit. Na-duel pa, pero Yul Scepter up. Mapipigil yung duel. Ayan na nga, yun na. Pumalag dito yung CK at makukuha nila yung kill doon sa Brewmaster. Pero ito, ahabol pa ba sila? Ahabol pa, palag-palag. BKB with his BKB. Pinalagal si Super Rudy. Eto na naman yung epicenter, pero naka-blocking bar dito yung Kazor. Eh nga yung Death Prophet, pero patay dito yung CK, pero may Aegis yan. Eto na ang round 2. Eto, ahabol nila si McKay na Reality Rift at aking pinorse sa panganyang friend. Napakadang na defensive Barrow Strike. Pero mukhang sasakripisyo yung minute. Nakapag Yul Scepter up. Pero walang Barrow Strike. Pero meron siyang Sandstorm. Oy, another Yul Scepter. 1 second, may Barrow Strike. Barrow Strike sa kaliwa. Hindi, sa kanan siya pumunta. Pero may paralyzing kas tumama doon. Makapag Dagger up at makapag heal pa yan sa Shrine. Buhay na buhay ang Sand King. Ang ganda ng laban. Diyos ko, 3-2 exchange. Hindi pa tapos. Insania with this Sand King. Ayan na nga, full health plus mana. Nangiinis. Diyos ko, may sentry ward dyan, kuya. Bakit? Why? Ito, may sentry. May sentry. Akala niya siguro makapag-inis siya. Pero siya yung ininis. Kakapuno lang ng buhay niyan. Now, his HP is going low. Pero nakatrankil yan. So, mabilis na siya makapag-regen ng kanyang buhay o ang kanyang HP. Masarap talaga laruin ng SK. Parang gusto ko mag-SK mamaya. Mid lane na SK. Mid or feed. Meron, wala namang ganun sa Divine. Mamumura lang tayo sa Divine. Pero tingnan natin. Aki, ayan na nga, may 4 stuff na yan. 3-2-2. Ang ganda talaga pakinggan ng 3-2-2. No? 3-2-2 exchange. Laba, 3-2-2 exchange. Ayan naman, dinibre ako, Shivis Guard para dito sa Razor ni McKay. Ayan na. Panalong Happy Feet. Panalong Happy Feet. Lang inakes binigay dito sa Death Prophet o sa Crobelus. Ayan na nga, samantalang yung Legion Commander may Shadow Blade na yan. Ayan na, nakabang Diyos ko. McKay, maispatan niya dyan. Pero mga kunat-kunat dyan, may Shivis Guard na rin. Si Loda yung galit na galit sa Fountain Hook ni Dende. Ay, nako, eto na. Uma-aggressive dito yung side ng Egyptian squad. Naka-smoke up pa sila dyan. Eto, ang ganda ng pagkakadrop ng Vision. Diyos ko, ako'y nangangamba. Eto na lang kamanta ng TK. Ayan na nga, Phantasm available pa. Pipili, diba? Diyos ko, pa Yul Scepter pa. Ulit-ulit na pinalilipad dito. Yung Brewmaster, ayan na nga, Barsa. Pero napakagad ng paggamit ng BKB. Napakagad ng timing. Works here. Hindi, nakapag-Brew Split pa siya. Diyos ko, napulit yung Earth Spirit doon. Ito pa ang kaguluhan, hindi pa tapos. Habuli pa, buhapalag dito si Super Rudy. Super Rudy inabot ang paralyzing cast at mapipita siya dyan. 2 heroes out, pero yung Barrow Strike, nag-miss, pero hindi. Na-Yul Scepter niya rito yung mas okay na target. Nakuha niya yung Crobelus dito at mamamatay LC. Ito, tumatakbo palayo sa danger, pero insane niya nandito. Ang tanong, may detection ka ba, kuya? Meron. Oh, yayay! Well played coming from Sand King. Iduduel sana siya doon. Nilalaro-laro niya na lang yan. Pero wala silang detection. Para dito sa Sand King, kung i-go nila, binibigyan na nilang space. Eto na, tingnan natin. I-go pa rin nila. Ayun nga, gabok na lang yung buhay dito ng tier 3 tower sa mid lane. Sabog. At loadout, tinawa ng Ice Blast. Pero wala siyang pakialam. Wala rin yung Chaos Knight and yung Crobelus na matagal pa. 44 seconds. Warcry, kinamit na rin for the extra move speed. Boy! Nag-blink in aggressive. Pero ang ganda ng pagkaka-use mo, sir. McKay, nabigyan. Cold fit din. Stormhammer, kinasa. Pero Barrow Strike with the counter initiation. Ayun na, na-silence up dito si McKay. Pero may Voodoo Restoration providing that sustain para dito sa side ng Swedish team. Pero uy, overwhelming us. Papalaga ni Loda. Pero na-dodge siya BKB. May iibit pa si Loda dito. Ayun na, Spirit Vessel yan. Na-spirit vessel dito si Loda. So makakapag-out siya dyan.
Wala na, umot na kagad. Pero tayo, naka-double damage yun dito. Okay, ba-farm niya lang yan. Next item niya is Daedalus. Ayan na nga, meron na siyang... ayan na, Crystallis. Para sa crit. Nasa panori ng SK, oh, totoo. Ang ganda ng galaw niya. Ang ganda rin ng binigay niya space para in, alam mo yun, hindi maka, kung mag-TP yung Legion Commander, hindi niya pwede, basta, hindi siya basta-basta pwede mag-TP pabalik or to defend. Well played pa rin para sa SK o sa Sand King. Pero wala pang ano, ha? Walang movement ito. Nasa inventory niya na yung Crystallis dito for the crit damage and of course additional damage din. Ayan ang Aromara Chada rito yung Team Sweden. 34 to 24 going 36 minutes in yung Sand King. Nangiinis na naman dito sa bottom. Iniinis niya talaga itong ano, Legion Commander kanina pa itong dalawang to, eh. Ano ito, habulin pa? Insane niya. Nandito nakaabang. Ito na. Igo, ay na! Tama! Ganda Barrow Strike sa dalawa! Pero tanong, may follow-up ba? Yung Yule Scepter niya dito, yung Chaos Knight. Nanginis na Loda. Nandito na rin. Nakaabang. May Blink Dagger yan. Mikey, nagpakita na rin. Wala na. Out na kagad sa Batari. Ito na. Naka-invisibility. Naka-invisible dito. Gawa ng Shadow Blade. Grabe. Sinisinok ako. Napakasarap kasi ng Tosilog. Ito, may vision pa sa Radiant Jungle. Itong Team Sweden. At nakapag-deward pa. Ayan na. Easy deward. Easy gold. 100 gold dyan, mga sir. Ayan, shoutout sa lahat nanonood na rin yan. Good afternoon sa inyo lahat. And this is WESG. Kanina nanalo ni Happy Feet against the Australian team. Yung 7th Heaven. Mamaya, after this game, or after this series, maglalaro ulit yung Happy Feet, okay? Maraming laro. May dalawa pa silang game. Then after 3 p.m., WXC Plus, meron tayong matinong usapan. Kasama nyo ako. And si Tito Pao. Kuya Calves and Tito Pao. Mas maganda pakinggan. Yung Legion Commander, laki ng damage na to. Uy, nako! Maispatan niya dito si Gork, pero dined ba niya? Galit-galit, pero to, oy, igogo ba? O, oh, eto na! Ginaw niya, pero kapiyos! At eto na ang counter initiation. Border Strike will hit. BKB was also popped and used by the Razor. Habulin pa ito yung right-click down siya. Makukuha, nilinkill sa Legion Commander. Spirit Cyborg, pinipinas. Rolling Boulder in will connect. Mamamatay rito yung Razor. Pero, naku, na-Boulder Smash dito yung epicenter ng Sand King. Pero, it's too late. Pero, makukuha pa rin lang yung Kilders and Earth Spirit. 3-2 again, yung exchange natin. Favoring the Egyptian squad. Paulit-ulit dito yung ano, 3-2-2 ah. 3-2-2 exchange. Ngayon 3-2-2 exchange naman para sa Team Sweden. Whew! Grabe ka naman, Wensi Chris. Lolo Calves talaga. Napaka ano pa natin. Napaka batang-bata. Si Herbs lang matanda rito. Uy, eto na naman yung Sand King. Eto na, galit na galit. At nangiinis ang kuya mo. Pero may Sentry yan. Four stop out. Nanginis lang dito yung Sand King. Ni-insane niya. Out na agad. Out, out, out. May format yung WSG. Kaya lang ha. Uy, ano ba to? Ang pangit ng... Eto na. May announcement dito yung WSG about their format sa tournament. Okay. Sa group stage, ayan nga, 32 teams divided sa 8 groups, okay? Apat na teams yun. Bali, 4 teams bawat group. Tapos lahat ng matches sa group na yon best of 1. Ang top 2 sa bawat group, mag-advance sa phase 2. Sa stage 2 naman, 16 teams divided sa 4. Group of 4 teams ulit. Tapos best of 2 naman yung laban. Tapos yung top 2 ulit sa group, mag-advance sa playoffs. Yung playoffs, single elimination, best of 3. Okay? Ganun yung format dito sa WSG. Basic lang. Parang update ko lang. Basic, basic. Pero ito, naka-glimmer cape dito si Mitcher Bob. Sa kanyang apa. Pero yung medyo bumagal yung item progression dito ng ano, ng Legion Commander. What's up, Jeremy Abaya, pare? Hindi ko nababasahin yung cellphone number na yan. Yan, from Marikina. Medyo malapit-lapit siya sa Kainta. Yan, shoutout sa'yo. Thank you din. Huawei 25 by Sapi yung SK. May ganda nga yung ginagawa ng SK dito. Pero ito, napakaganda Barrow Strike sa dalawa! Diyos ko, yung dalawang support!
mayroong buyback agad dito. APA will go down. Diyos ko, patayin ni DT Legion Commander. Pero ito, pantasap kinamit na rin ng CK. Ay, na nga yung Aeon's Ball, 3 seconds stun. Pero ito, habuli pa ba nila? Sun King, buhay na buhay pa. First stop out, Rolling Boulder. Wala na pang answer, pero na Spirit Vessel Charge dito si Insania. Habulin pa ba nila? May engagement pa ba? Wala. 2-4-2 ang palitan doon, mga sir. Minor. Alam ko minor. Minor ba WSG? Alam ko hindi. Walang ano to. Walang DPC points, mga sir. Hindi to Valve Sanction event. Okay. Basta ako, ano, all in ako sa Pinoy Squad. Basta pag mga ganitong klaseng tournament, palag-palag talaga Pinoy team natin, mga sir. Nag-buyback yung, ano, yung Earth Spirit. Tama ka dun, sir. Instant buyback, yung na-burst down siya kagad. Nanalo yung Happy Feet kanina. Oh, 3-2 nga. Sorry, 3-2. Ano ba yan? Kasi kanina ba 3-2? Hindi ko alam kung ano meron sa 3-2 na yan. Paulit-ulit. Nakakailang 3-2 exchange na tayo dito. Siguro 5. 3-2 exchange. Taka lang, naliliwanagan ako, men. Taka lang, guys, ha. May sinara ako. Naliliwanagan ang aking mata. Masakit. Pero namatay dun yung APA. Sorry, mga sir. Ayan. Wala ako sa PC. AFK ako nun. Sorry. Samantalang yung Earth Spirit. Yan nga, Spirit Vessel. Going for the Blink Dagger. Pero matagal-tagal pa yan. Medyo malayo pa sa katotohanan. Natin dito. Ito yung Brewmaster. Medyo nawala yung impact dito ni Gorka. Pero ito may going for the Radiance dito yung Brewmaster. Meron siyang sa talent niya kinuha yung 1500 health to primal split units, which is kailangan niya yan. Gawa ng right click damage coming from their opponent's side. 20% magic resistance then plus 200 health para sa kanyang Brew. Eto na, igogoban, Insania charging in. Kitang-kita naman yung SK dito. Talaga, ataba ka tao. Eto na, igogoya. Yun nga yung Baro Strike to Mama. Loda na dito rin. Diyos ko, mapupulit. Pero BKB pinap. Pero overwhelming asa dito rin. Yule Scepter up. Dito, Diyos ko, napulit yung LC. Kasama dito yung Earth Spirit. Mamamatay. Pero to balik-balik pa rin sila. Kaysor, mapupulit eh. Pero nakapag-Yule Scepter up. Diyos ko, nakakahilo to. Paikot-ikot tayo rito. Kaysor still up. Pero to, Case Bolt. Aray ko, sir. Ang sakit dito ni Super Rudy. Pero naka-glimmer cape dito. Nag-glimmer up dito si Kazor. Pero Diyos ko, ayun nga, real trip again para dito sa kay Gork at mamamatay. 4-2 finally, hindi na 3-2. Mga sir, 4-2 favoring the Egyptian team. Ang tagal ng sustain, grabe. Buhay na buhay dito yung Krobelus ni kay Kazor. Ganda. Rapsi. So, eto na. Mag-high ground dito yung side ng Egyptian squad. Fortification ginamit. Diyos ko, may buy. Oh, may mga buyback sila pero hindi nila kinukumit. Eto na nga yung reason. Unang nag-buyback. Pero aabot ba siya? Wala rin eh. Wala rin dito. Ito nga. Ginamit. Ayun na naman yung Baro Strike. Static click. Kinamit na rin parang ay Super Rudy pero naka-glimmer cape yan. Makukuha nila. Diyos ko, meron na mga sentry ward. Makakatakas. Meron siyang Lotus Orb doon para mawala yung silence. Eto na, Boros Strike sa tatlo. Diyos ko, kanina ba tong Sand King na to? Grabe naman tong Sand King. Insane niya. Pero wala na, nakakuha sila ng rocks. Ang nakaunang rocks pa rito, yung Egyptian squad. 41 minutes po nang na-claim. Malapit na daw kasi araw ni BYB sa 3-2-2. Ayun nga, sabi nila, Diyos ko, mahuhuli na, makulit ka pala, habali, kanina ka pa eh. Pero nadali siya at nahuli yung Sun King na mapalos dito sa game na to. Pero yung Legion Commander, meron ng 154 duel victory damage. Rapsi. Eto na, tutuloy nila rito. Kazor with Krobelus. Eto na nga, handa silang gumaw dyan. Meron na rin itong Solar Crest, itong Death Prophet. Anong plano rito? Mag-Halberg ba itong Chaos Knight? Ay, hindi pala. Yung Legion Commander pala yon. Eto na, naka-Shadow Blade up dito yung LC. Narinig ko. O, oh, na! Tinalo lang dito si Mikkei. Pero hindi na agad nakapag-duel. Pero ito yung Rolling Boulder. Yung walang tatama. Abulin pa rin nila rito yung LC. Ayan na nga ni Rykli Plasta. Eye of the Storm!
Mamamatay dito yung Legion Commander, pero matay rin yung Earth Spirit. Akala ko makakatawa siya, going for the Rolling Boulder out. Napaka-aggressive nila doon. Pero ito, makikita pa yung Chaos Knight. Napaka-kulit ni Insania rito. Diyos ko, nira-rectic na kuya mo. Aray ko, pero nandito yung tropa niya. Aki with a Glimmer. Pero ito yung Ice Blast padala. Magkoconnect sa dalawa. Pero palag-palag pa rin dito yung kuponan ng Swedish Squad. Ito na ang Dead Prophet na rest back sa kanyang core. Palag-palag, bantas ang ginamit. Uwian na, takbuhan na itetch. Ayun na nga, nalusaw doon yung mga boys ng Swedish team. Mitcher Bob, patay dito. At reality rip punit yung Sun King. Walang buyback dito yung SK, mga sir. Kakagamit nila ng buyback at inahabol nila rito yung Bru. Mamamatay. 4-2 exchange. Triple kill pa rito yung Death Prophet. At ito, buyback agad coming from Loda. Papalagam ba? Diyos ko, dalawa lang sila rito ni Aki, yung mag-best friend. Anong gagawin ng mag-best friend dito? Ide-defend ba nila? Mukhang ibibigay na. Mahirap na. Nandun lang si Aki, nakatago. Mahirap to, mga sir. Nako, AGGG push na nila. Eto na nga, they're aiming for the tier 4 tower. Aki with his Witch Doctor. Medyo lumalayo. Matagal pa rito. 50 seconds pa bago mabuhay yung dalawa. Plus the 1 minute respawn time para dito sa SK. Wala na. GG yun ako. Tinawag na nga rito ng Team Sweden at mananalo yung Egyptian squad. Well played. Napagaling. Napaganda ng ano. Ang ganda ng bakbakan. Lamang sila sa kill pero lamang sa objective yung side dito ng Egyptian team. So yun na nga. Natapos yung boxing natin. And SND Esports or the Egyptian squad, Team Egypt, claiming the win over Team Sweden. Parang ano rin naman. Parang alliance pa rin. So yan. Natapos kagad yung series na to. Team Sweden losing to SND Esports, which is yung Team Egypt. Bilis. So ito na. Sayang eh. Lamang doon kanina yung Team Sweden pero apparently nakahabol. Nakahabol dito yung SND Esports. At makikita naman sa stats na yan, yung Super Rudy rito, 12-9-6. Yung Death Prophet naman ni K-Zor, 12-2-13. Yung Legion din, ang ganda nung ginawa ng ano rito, ng LC. Mga Hon players kasi talaga yung Team Sweden Alliance. Anyway, doon na tapos yung ating series. Yan, well played for Team Egypt. At hindi pa tayo tapos. May next series tayo. Happy Feet will be playing against... Sino kalaman nila? Teka lang. Update ko kayo mga sir. Update ko. Sorry. Kompleto tayo dito. Tingnan natin. Finland? So, Happy Feet versus Team Finland. Okay? So, sa mga nag-aabang, naghihintay ng laro ng Happy Feet, chill lang kayo dyan mga sir, mga ma'am. Magsa-short break lang kami dito sa Wombo X Combo. Pagbalik, ihatid namin kagad sa inyo yung game between Happy Feet and Team Finland. Okay? So, ako ulit si Kals. Kasama nyo later on. Mayroon pa ako matinong usapan in 2 p.m. Ay, make it, sorry, 3 p.m. So, yan, sa WXC Plus yun. So, yan. Chillax lang kayo dyan. Magbe-break lang kami rito sa Wombo X Combo.